Rise and Shine Pilipinas, good morning sa Intan sa studio at sa lahat ng ating mga ka-respeting bahay na nakatutok ngayon. Bago mag-alas 2 ng madaling araw ng Linggo, tuluyan na nga nakalabas ng Philippine Air of Responsibility ang Bagyong Henry at balik na ulito sa international name na Hinamnor at nanatili pa rin sa typhoon category. Alamin na natin kung ano ba magiging, naasahan natin magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, September 5. Makita natin din sa ating satellite image, tuloy na nga nakalayo ng par ang Bagyong Henry at tinatawag na uli ito sa international name na Hinamnor. Samantalang ang southwest monsoon naman ang tanging weather systems na nakakaapekto ngayon at umiiral ngayon sa bansa. Patuloy pa rin ang pag-iral ng pinalakas sa southwest monsoon o habagat na siya namang magdadala ng kaulapan at mga pag-ulan di lang dito sa Luzon pati na rin sa Visayas at ilang bahagi na rin ng Mindanao. Tuwing buwan ng September tulad din ng August, may mga inaasahan 2 hanggang 3 tropical cyclone na maaaring mabuo sa loob ng PAR. Hindi kasama dito ang Super Typhoon Henry dahil huling araw ng Agosto ito pumasok ng PAR. Ngayong araw ng Lunes dito sa Luzon, umaga pa lang, makakaranasan ng maulang panahon dito sa Extreme Northern Luzon, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa May Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales at Bataan, dito naman sa Central Luzon at ilang bahagi na rin ng Calabarzon at Palawan dito sa Mimaropa dahil pa rin sa pinalakas na habagat. Pagdating ng hapon hanggang gabi, may mga light to moderate rains na rin tayong aasahan sa malaking bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila at ang ilang bahagi ng Bicol Region, dulot naman ng mga localized thunderstorms. Mag-ingat po tayo sa mga possible flash floods and landslides tulad ng mga naranasan sa ilang bahagi ng Bataan at Cordillera, particular na nga dito sa May Baguio City nitong weekend. Sa Visayas, umaga pa lang, asahan na rin ang pag-ulan sa Western Visayas, lalo na dito sa May Panay at Negros Island. Pagdating ng hapon, hanggang gabi, may mga light to moderate rains na rin tayong asahan sa buong Kabisayan, lalo na dito sa Samar at Leyte provinces, ganun din sa Cebu at Bohol, dulot ito ng pinagsamang epekto ng habagat at mga localized thunderstorms na maaaring mabuo sa hapon at magtatagal hanggang gabi. Dito naman tayo sa Mindanao dahil naman sa umiiral na habagat, umaga pa lang ay may magiging maulan na rin sa Eastern Mindanao, lalo na dito sa Zamboanga Peninsula at Sulu Archipelago. Pagdating ng hapon hanggang gabi, may mga moderate to heavy rains na rin sa malaking bahagi ng Mindanao, dulot ng pinagsamang epekto ng habagat at mga localized thunderstorms na maaaring magtagal din hanggang gabi. Patuloy po tayong mag-ingat sa mga possible flash floods and landslides dahil sa mga inaasahang pag-ulan. Ngayong araw ng Lunes, may inilabas na gale warning ang PAGASA. Inaasahan natin ang mga malalaking pag-alon sa mga baybay ng Batanes, Cagayan, kasama ng Babuyan Islands at ang northern coast ng Ilocos Norte. Ito ang itsura ng ating kalangitan dito sa Metro Manila na nakunan ko kanina lang. Maulap na kalangitan sa umaga ang sumalubong sa atin dito sa Metro Manila ngayong araw ng Lunes. Sa mga oras na ito, wala tayong namamata ang mga pag-ulan sa anumang bahagi ng Metro Manila. Pero tanaw natin dito yung malaking cumulonimbus clouds na nagpapaulan ngayon dito sa Bataan. May mga pag-ulan pa rin tayong aasahan ngayong umaga sa ilang bahagi ng Metro Manila. Pagdating ng late afternoon o early evening, asahan pa rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila, lalo na sa northeastern, southern at dito sa western section ng Metro Manila tulad ng naranasan natin kahapon. Epekto pa rin po ito ng habagat at mga localized thunderstorms. Sa mga papasok sa trabaho at sa mga paaralan ngayong araw ng Lunes, huwag pa rin kakalimutang magdala ng payong o kapote, panangga sa ulan dahil sa mga inaasahan nating pag-ulan ngayong araw, lalo na pagdating ng late afternoon o early evening. Sumikat ang araw kanina, 5:44 a.m., samantalang ang sunset naman mamayang 6:05 p.m. ng gabi. Ako po si Edmund Rosales, naghahatid sa inyo ng ating info weather ngayong araw ng Lunes. Lagi maging handa, may bagyo man o wala. Mula po din sa inyong morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.